Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the notification. Godspeed! Amen. Magandang gabi muli mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay muling nagsama-sama upang manalangin sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung meron kayong mga Bible, may post kayo sa Romans 10 verse 9. Sabi dito that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. So pansinin niyo yung principle ha. Kanina umaga, anong sabi natin? Yung salita ng Diyos na itanim na sa puso natin na kailangan lumabas sa ating mga bibig. Ngayon naman makikita natin, ngayong gabi ito makikita natin na sabi dito na importante yung confession, kasi sabi nga dito that if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart you will be saved. Pansinin nyo, yung mga bagay na lumalabas sa ating magbibig, yan kasi yung pananampalataya ng ating mga puso at meron itong kapangyarihan. Kaya nga yung prinsipyo ng salita ng Diyos, kailangan natin maunawaan para lumabas sa ating yung mga bibig, kailangan maitanim muna sa ating mga puso. At pag yan lumabas sa ating mga bibig, ito po ay merong kapangyarihan. Kaya nga sabi natin parati, confession brings manifestation. So sige po, yan yung ating ipanalangin sa Panginoon sa gabi ito. Lord, salamat po muli sa iyong mga salita na kung saan sabi mo nga merong kapangyarihan ang aming mga sinasabi, na kung ipapayag namin na ikaw ay Panginoon sa aming mga sitwasyon, kami po ay maliligtas, Lord God. Kagaya sa pandemic na ito, dinideklara namin ikaw ang Panginoon sa sitwasyon ito at ikaw ang mangibabaw, ikaw ang makapangyarihan at masusunod at ang kalooban mo ay magaganap, Lord God, na kung saan lalabas kami na matagumpay at hindi mo kami pababayaan sa sitwasyon ito, Lord God. Salamat po, Ama. Ito'y aming talangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So muli mga kapatid, ang kailangan natin maunawaan, pakita, mayroong kapangyarihan ang ating mga sinasabi. Kaya nga dapat natin bantayan kung ano yung lalabas sa ating mga bibig. Salamat. Godspeed. Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Siya, matutuwa kayo. Uli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to, wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos, tagumpay tayo. Five 500 elite club members. Only a few will dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference. Guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aral. Yung apat na yan, pwede mag-aral. Idagdag mo pa yung pure youth sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ng bank. So, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok. Hindi ako pwedeng pumasok ng ganitong
araw. Ang available ko lang is dalawang araw. Kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-i-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga, ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano pang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, pag-aaral kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed!